Hello guys, good morning. Nandito ako sa yung bagong open na cafe. Ang ganda oh. Yung ano nila. Ganda yung bagong cafe dito sa jingwu train station. Ang sarap ng kape nila. Yung hinihintay ko, tumawag kahapon, inintroduce daw ng taga-labor. Kaya ako, imi-meet ko siya ngayon na magta-translator daw ako sa isang worker na may problema. Pero hindi ko nga alam masure kung sino yun kasi hindi ako nagbibigay ng telephone ko sa bahay. Eh, sabi sa tinanong ko kung sino kayang sino kakapo eh. Ang sabi niya, inintroduce ako ng taga-labor eh, isa akong isang broker ng ang worker ko, isang Pilipina. Eh, isang 5 years na sa employer. Biglang gusto daw niya ang lumipat. Sabi niya ganun, eh, hindi ko alam kung anong problema. Baka gusto niya lumipat sa factory. Eh, sabi ko, sabihin mo na po ma'am. Sabi ko ganun. Kung ano yung problema niya talaga na dinipat ba o may problema sa employer na sa amo niya, sa babae o sa alaga niya. Sabi niya, bukas na tayo magkita tayo sa jingwu train station. Eh sabi ko, medyo alangan ako kasi hindi ko naman alam. Saka hindi ko pa alam yung mukha. Telepono lang kami sa bahay na nag-usap. Ang nakakaalam lang sa telepono ng bahay, labor, immigration, at saka si Mr. Chen, at saka si Ms. Chang, at saka si Ms. Wang. Wala na ako nang bigyan ng telepono kasi ang asawa ko sa araw natutulog. Tapos sa gabi magtatrabaho. Kaya bawal yung telepono sa akin ha? Sa bahay. Sarili ko ng telepono, bakit hindi mo alam ka kung ganun? Eh, kasi yung bahay niyo ang binigay ng taga-labor, sabi niya. So, guys, to be continued, hihintayin ko siya kung talagang taga-labor ba or nagpapanggap lang. So, pero hindi pa niya alam din ang mukha ko, hindi ko pa rin din alam ang mukha niya. Eh, tinawagan ko naman yung taga-labor kung may binigay, eh hindi daw naman nila alam. So, ay, ano ba yan? Hindi ko, sa bagay, wala naman akong nagawang hindi tama sa mga tao. Ang tangi ko lang naging misunderstanding yung isang broker na ano ayaw ko yung trato niya sa mga kapwa kong Pilipino. Yung sinisigawan niya yung mga kapwa ko, eh nagalit ako sa kanya na huwag ganyan. Kasi kung ganyan, hindi tayo talo. Dahil kapwa kong Pilipino, kailangan kong alamin kung tama o mali ang ginagawa nila. Kung nagkamali man sila, meron silang patawarin mo sila. Kasi tao lang naman tayo na kailangan magiging understand ang trabaho ng isang worker kasi kung minsan hindi sila nakakatulong magdamag dahil sa alaga or else kung ang dami yung ipapagawa, ganun. So, sabi sa akin, noon yun yung
worker na yun, pero nakalimutan ko na kung anong pangalan. Inintroduce din sa akin para sa ganun, yung worker niya ay puntahan ko at nang kausapin. Pero nung nakausap ko yung worker, ay naging maayos naman sila ng employer. Ang employer ay laging naninigaw. Yun ang problema. So, okay guys, I wait for the broker now na hindi ko pa nakilala. Okay, thank you. God bless.